ng kabuti gamit ang banana bracts at saka karton. Master Lambda, pakikuha mo na dito yung karton. So sa isang ano, isang bed, ang ilalagay namin ay tatlong pack ng foam. Ito ay 1.5 kilograms. So yan. So makikita nyo yung spoon, lapit ka dito din. Pakita ko sa kanila yung spoon, ipakita mo yan. So may mga amag na. So ibig sabihin yan marami ng ano. May silya yung spoon. So ang pinakamagandang ano, itanim na spoon ay nasa 3 weeks old siya. Para marami, marami ng amag at mature na yung ano. Yung spoon, mabilis na siyang ano, tumuko. Pagkatapos niyan, harina. Paglalagay tayo ng harina. So, 1/4 lang yung ilalagay niyong harina kapag tatlong pack. Itatlong pack ng ano, ng spoon. Harina. And then brown sugar. Malit lang ang ilalagay natin. Hindi naman maganda pag ano, masyadong marami. Maganda itong nabili nilang ano, brown sugar. Pagkatapos, ihalo. I-mix natin yan. Medyo lumayo ka na para makuha yung ano, kung paano mag-check out. So yung harina at sugar magsisilbing ano, source o pagkain ng amag. Magiging pagkain niya yan. Mapapansin nyo sa ano, sa mga sinaim o sa mga kanin. Pag yan napanis, diba nag-aamag. So yan. Pagkatapos niyan, itong bed, maglalagay tayo ng 2 kutsarang ano, synthetic fertilizer para may ano, may pagkain yung amag. Ganun lang karami ano. Pagkatapos yung ano, nalagyan yan, mag-start na tayo maglagay ng spoon. Yan. Maglalagay na tayo ng spoon. Pagkatapos ng spoon, ayan, maglalagay na ng banana bracts. Sige, kanin mo. Pagkatapos palaw naman. Ganyan. So, sa unang layer is banana bracts. Maglalagay natin. Dapat pantay-pantay dito sa dulo. Para yung pagtubo ng ano, ng kabuti, ay maayos. Kasi pag hindi maayos yung pagkakasalansan, may chance na dun sa loob tumubo yung ano, yung kabuti. Magiging problema mo yan pag nag-harvest ka. Hindi lang sa ano, sa pag-harvest. Pag dun sa loob, ay hindi siya makaka-capture ng ano, ng sunlight at pag ano, pag nasa buttons na siya, which is ano, very significant ang sunlight during ano, button stage na para makaka-capture ng ano, vitamin D. So ganyan. Dapat maayos ang pagkakasalantan. So pag pantay-pantay na, ang susunod nating ilalagay ay yung karton. Maglagay na tayo ng karton. Itong karton na ibabad dito magdamag.
Huwag kayong ano, huwag kayong kabahan kung masobrahan ang pagkababad ng ano ng karton. Ayan. Unahin dito sa ano, sa gilid para mabilis na ano. Tsaka dito sa gitna. Dapat pantay ang ano ang karton dito sa may saging. Kaya lagay din. So pagkatapos ng karton, lagyan maglagay ulit tayo ng ano, ng synthetic. Konti lang po, isang kutsara lang ilalagay natin. Pagkatapos, spoon dito sa dulo. Tapos niyan, brax ulit. Sumusum lang doon yung pagkasalang sa mga. So ang kagkas nito nasa kagustuhan ng magtatanim kung gaano siya kataas. Basta kaya niyang kuberan. Hanggat kaya niyang kuberan. Ayan. So ang susunod dyan, karton. Yeah. Pagkatapos ng karton, spoon ulit. Ihipit din. Lagay ng kaunti nga, no? Abono. Kunti lang.
tapos four. So, ang gagawin namin dito ay anim na patok. Patamulo. Tulungan siya daw. Next curtain. Yan. So yan, last layer na yan.
o pantayin na, tapos yung mga ano, mga sobrang stone, lagay na lang sa iba tao. Pagkatapos yan, naglalagay tayo ng cover. Ganito ang paglalagay ng cover na ano, na plastic. Ito ay plastic ng peach. So ito, ay, diligan muna natin, magdilig. Ayan. Bago nyo ano, coveran, diligan muna. So yung nasa ibaba niya guys, ano yan, carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull talaga ng ano, may antibacterial property at syempre kinokontrol niya yung moisture ng ano, ng bed. So yeah. Pagkatapos na madiligan, maglalagay. Ay, hindi ko ito dito. Sige. So, yan. So, dapat mag-overlap yung dalawang ano. Yung dalawang plastic. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Hapakan nyo dito sa wawa para mabatak yung ano, yung mga plastic para mag-seal. Hindi lumabas yung ano, yung moisture, yung humidity sa loob. Yan, tapakan nyo lang yan, tapos so nag-seal na siya. Pagkatapos na maglagay dito sa pinaka-sentro niya, dito na ang angulo dito sa may ano, magkabilang dulo, lalagyan natin dito. Diba? So dapat nabatak yung mga plastic. Yun. Pag na-seal na siya na ganyan, mamaya lalagyan niyo ng ano, ng lupa dito sa may paligid. Yeah. Dapat basahin yung mga plastic para ano, mag-seal, kasi kung hindi yan basa, hindi siya magdidikit. Yun yung lalabasan ng ano, ng hangin. Hindi init yung bed at lalabas yung ano niya, yung pawis niya. So ganyan lang ka ano, ganyan lang ka simple. So mamaya ipalibutan na lang ng lupa para mag-seal. Kung may uwang dito sa pagitan ng mga dalawang plastic, lagyan, isprayan nyo lang o lagyan ng tubig, buhusan lang ng tubig. So guys, ganyan lang kaano kadaling mag-set up gamit ang banana bracket at saka carton. Okay na.